hindi ka bala. Sumigaw ang gusto ko, tumakbo palayo. Hoy, meron akong nakita sa babae na nagpapakita sa kusina at gabi. Yay, white lady ang dating, o katukat ang kakabalik. Aking inabangan lahat ang nilapitan. Mula sa likod, hindi ko siya sinutupan. Ako'y napahiyan, nakilala ko yung sino. Sinari lang naman pala, akala ko ito. Sabihin mo. O tingnan mo, ikaw ayaw mo sabihin. Kaya huwag kang makulit. Sorry ah. Jeremy, ano problema? Wala. Naalala ko lang yung nakaraang Pasko. Si Nico. Ay! Ate Rona, nandiyan na pala kayo! Siya nga pala, tumawag si Carmilla, papauwi na pala siya. Oh. Ito talaga si Carmela, oh. Napaka-workaholic. Kaya yun, hindi nakakasama sa atin. Sayang. Tara na, akit na tayo. Muna. Ganun na ba ako tanda para inyomo ko? Hindi kasi may mga... Ano? Wala lang. Ano? Uwi ba si Benji? Hindi yata eh. Kumuha ng part-time job dun sa tindahan ng kapitbahay namin doon. Oh! Eh, ma-assign siya sa Christmas Eve, kaya... Corny! Sayang naman. Mas masaya pa naman ang Pasko dito. Ate Luna, ano palang ihanda ko sa Noche Buena? Huwag ka muna maghanda, Dalen. Wala pa akong plano. Ate Luna, anong walang plano? Eh, nakabili na tayo ng mga regalo eh. Ano bang nangyayari kay Ate Luna? Kanina pa siya walk out ng walk out. Ayaw ng Ate Rona ninyo mag-Christmas nga pala rito. Malulungkot daw siya. Marami daw masasamang alaala sa bahay na to. Gusto niya mag-Christmas tayo sa labas. Hi! Oh, bakit din yung mga mukha niyo? Magpapasko na. Bakit malulungkot yung mga mukha niyo? Wala. Nag-reminis lang kami ng mga past Christmas ba? Eh, nakakalungkot kasi. Ay, siya ka pala, Jack. Oh. Meron kang bisita. Meron ako nakita ng tao dyan eh. Patingin-tingin sa may gate eh. Sino raw? Kapatid mo raw. Tingin.
Marami na ako trabaho. Trabaho? Eh, trabaho ka na ngayon, ha? Oo, Tol. Matagal na. Ay, mabuti kung ganun. Para naman dumire-diretso yung takbo ng buhay mo. Babababs. Taga muna, Tol. Hindi ako nagpunta dito para sermonan mo. Huwag naman yung mga namagitan sa atin nun. Tapos na yun. Kalimutan na natin yun. Paano mo naman alaman kung saan ako pupuntahan? Tol, para naman napakahirap mong hanapin. Aba, sikat na sikat ka sa TV. Ha? Nagpunta ako sa presinto, ibinigay yung address mo. Sabi ng kapitbahay mo na dito raw kita matatagpuan. Siya nga pala, mga kasama ko, kapamilya ko na to. Si Carmela, nakilala mo na. Yung si Ricky, si Joy, si Jeremy, si Dalen. Yun, kilala mo ba yan? Yan si Marco. Marco, Uncle Ramil mo! Eto na ba si Marco? Oo, aba. Parang kailan lang eh. Kinakarga ko to. Pero ayaw ni ate. Alam mo na, walang tiwala sa akin. Ang laki mo na, ha? Matagal pala napadalaw. Alam mo, Tol, gusto lang sana kita imbitahan. Kahit alam kong meron ka ng mga kaibigan dito na parang pamilya mo na, eh, sana naman bago magpasko, eh, maimbitahan kita sa bahay ko. Bakit? Papakilala mo ako sa pamilya mo? Hindi, Tol. Wala pa ako nun. Binata pa ako katulad mo. Mahirap eh. Marami kami, oh. Oh, ay di mo ng problema. Isama mo sila lahat. Alam nyo, yung ipaghahanda ko eh, para sa inyo talaga yon. Ha? Di parang Christmas party. Tayo-tayo lang. Siguro naman eh, kahit na maliit ang bahay ko eh, kakasa tayong lahat doon. Bakit mo tinago sa amin may kapatid ka, Jack? Hindi ko tinago. Hindi ko lang nasabi sa inyo. Hindi ganun kadali para makalimutan ang isang kapatid. Ay, naku. Alam nyo, black sheep yun ang pamilya namin. Nagda-drugs, nag-uwi ng babae sa bahay, daming kalokohan. Madalas nga, nasesermonan ko yan eh. Nung huli kami mag-away, naglayas yan. Tapos nun, di na kami nagkita. Eh ako nga eh, hindi ko na siya maalala. Maliit pa daw ako nung huli niya akong makita eh. Ano bang trabaho niya ngayon, Jack? Palay ko. Eh, siguro baka ahente lang kung ano dyan. Nako, bulagsak sa pera yon. Tsaka ayaw magtrabaho. Asa lang ng asa sa magulang namin. Paano man umasenso siya kahit konti? Sana. Sana? E ba paano tayo magkakasya sa bahay ng kapatid mo kung maliit lang yun? Naku, Ate Rona, ha? Basta pagkatapos ng party, uwi na tayo. Wala nang overnight dun. Ang dami mong reklamo. Jack! Jack, ayan yung bahay, oh! Ito na, ha? Wow! Hindi kaya mali yung address? Eh, Jack, yan ang nakasulat, oh! Yan ang address, eksakto. Ang laki-laki naman pala ng bahay ng kapatid mo, Tito Jack. Ang yaman-yaman niya siguro. Iyo to? Oo, matagal lang nga to eh. Kaya lang, pagpasensya niyo lang kasi medyo malikabok. Hindi kasi ako nagbimade eh. Ha? Bakit? Eh, ang laki-laki nito ah. Ibig niyo sabihin, kayo lang mag-isa naglilinis nito? Hindi, merong pupunta dito tuwing Biyernes. Since ako nga lang mag-isa dito, na sayang naman kung babayaran ko siya, di ba? Eh, sir, huwag niyo lang husanang masamain kung itanong ko sa inyo kung anong trabaho ninyo. Wala. Nangongontrata. Komisyon. Ah, contractor ka? Big time ka pala, ah. Parang ganun na nga. Marco, wala pala alak tong tito mo eh. Baka sa ipamana tong bahay na to. Well, at least ngayon alam ko na kung kanino ako sisipsip. Ay naku, kayo talaga mukha kayong pera. Ikaw hindi.
Oh, hindi. Asan si Joy? Teka nga, hanapin namin ni Darlene. Ginulat mo ako? Taga dito ka? Taga saan ka? Share para sa Christmas party mamaya. Bakit pa? Marami naman tayong pagkain dyan, ha? Pagbigyan mo na kami nang hindi kami mailang. O sige, kayong bahala. Pero ang sinasabi ko sa inyo, marami tayong pagkain dyan. Tsaka tayo-tayo lang naman. Baka sumobra yung pagkain natin. Saan yung kwarto namin? Kwarto, hindi problema yan. Marami tayong kwarto. May kwarto tayo dito. Doon sa kabilang bahay, marami rin tayong kwarto ron. Mamili lang kayo. Huwag lang yung nakakandado. Bakit naman ang nakakandado yung mga kwarto? Pinapaayos ko kasi, tsaka yung iba malikabok pa. Pero isa lang naman yun. Marami pa kayong pagpipilian. Katulad nga, yung mga kaibigan nyo nandun na sa kwarto eh. Oh, ang dami ho talagang kwarto. Kahit nag-iisa kami, pwede. Laki ho talaga ng bahay nyo. Tayo na. Let's go. Sige. Sige, mag-iingat lang kayo. Salamat ako. Okay. Eh tayo, kung saan tayo matuhog? Diyan tayo matuhog. Tama. Ayusin ko na yan. Kahit tapos ko na yan kila Carmilla at kay Ate Runa. Ate Ricky, sige, diyan tayo matulog. Matulog. Ay. Una, nakalaki. Nakalak doon na lang tayo sa iba. Halika. Halika na. Natin. Maghanap lang tayo. Madaming mga kwarto din eh. Pasok dito. Bumukas po mag-isa yung pinto. Labas. Labas sinabi! Opo. Bakit ba bigla ka nalang natatahimik? Ay, nako. Kung kilala mo tong si Ramil, magtataka ka kung bakit siya yumaman nung ganun eh. Oo nga. Dahil,
Ako, pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya yayaman. Jack! Hindi aasenso yun. Ano ka ba naman? Eh, baka naman nagbago na yung tao. Alam mo, hindi naman tumitigil ang pag-ikot ng mundo eh. Alam mo, lahat ng bagay nagbabago, pati tao. Jack, contractor si Ramil. Milyon na kinikita nun. Huwag na kayo magtaka kung bakit ganun kalaki ang bahay mo. Ate Rona, alam ko na, Uncle Jack, ano kaya doon na lang tayo makitira? Diba, total, ang laki-laki ng bahay na sa mag-isa lang si Don. Yan, umiiral na naman yung pagiging social climber mo. Oo nga no. Pero sabi niya, Jack eh, 2 years pa lang siya sa trabaho na to, parang naman siya layaman ng ganun kabilis. Tingin ko, ganyan lang talaga kayaman ng Uncle Ramil ko. Nasarap siguro nito, no? Alam mo, kung nandito yung kapatid ko, mag-i-enjoy yun. Ano ba kayo? Nakakaya kayo? Wala pa nga si Ramil, ilalantakan nyo na yung pagkain. Balik mo. Oh, nandito na pala kayo. Ramil, tungkol dito sa handa, eh... Oo nga, mukhang ang dami niyo binili, ah. Eh, hindi naman yun na kailangan maghanda ng ganito kadami. Konti lang naman tayo, di ba? Ano ibig mo sabihin, hindi ikaw ang naghanda nito? Hindi. Bakit? Dito kami, inaayos namin yung tutulugan ninyo. Ito nga si Joyo, napagalitan. Mantakin mo ba naman? Pinasok ba naman niya yung kwartong nakalak? Sabi ko sa'yo, huwag kang papasok dun eh. Itutuo namang bukas yung pintuan ng kwarto eh. Papasukin ko ba yan kung nakalak? Anong sabi mo? Parang opisina yung kwarto? Opo. Eh bakit sinabi ni Ramil ginagawa? Eh baka naman inaayos lang. Eh, kung inaayos yun, bakit walang kalat sa loob? Joy, ano pang nakita mo? Wala po. Listahan. Maraming pangalan. Parang Christmas list? Opo. Eh, yun naman pala eh. Anong pinoproblema natin dito? Ewan ko, kinukutuban ako. Bakit niya ayaw magpapasok sa loob ng kwarto? At sino naghanda ng maraming pagkain? Jack? Joy? Akala ko ba walang bisita tong si Ramil? Sa kanila. Good evening po! Merry Christmas po! Mga kaibigan po kayo ni Kuya Ramil. Hello. Mga snabiro naman ito mga to. Akala siguro hindi tayo mayaman. Darlin, tayo pa kasing tanong eh. Mabuti pa, kumain na rin tayo. Mamaya na, hintayin natin si Uncle Ramil. Bakit pa natin hintayin yun eh? Kumakain na yung magbisita. Kumain na tayo. Jack,
ano yung kinakain nila. Sabi ko na, Jack, merong hindi magandang nangyayari dito. Bakit naman magkakaroon ng multo dito sa bahay ng kapatid ko? Hindi ko alam. Saan kaya siya nagpunta? Hindi kaya ginugod time lang tayo ng Uncle Ramil? Good time to, di asamang biro naman ito. Paskong Pasko, ha? Eh, baka naman nasa garden. Ini-estima yung mga bisita. Tito Jack, bumukas na naman yung pinto. Teka, di ba bawal pumasok dito? Oo nga, baka mapagalitan tayo. Uy! Tingnan nito! Uy! Baril! Dami! Ang bilis na po. Sabi, baka may bala, ha? General! Wow! Uy! Tingnan mo! Oh, si Congressman nandito. Baka si General. Baril! Oh, si Senator. Jack! Tingnan mo to, oh! Kiss? Kaninang picture siya dyan? Eh, hindi naman natin mga kamag-anak yan, ha? Eh, baka naman pictures ng mga kaibigan niya. Kung kaibigan to, bakit may ekis ng mga to? Tsaka, ba't ho kayo may hawak na baril? Meron kasing umakit sa bahay. Araw-araw na lang bago ako matulog. Merong gustong pumatay sa akin. Bakit merong gustong pumatay sa'yo? Meron ka bang ginawang kasalanan? Tsaka ano ibig sabihin ng mga baril doon sa opisina mo? Ba't ang dami nun? Wala yun. Koleksyon ko lang yun. Paano kayo nakapasok doon? Naiwanan mo siguro ang bukas.
At saka ano yung mga pictures sa may X? Saka, bakit pictures yun ng mga nandito? Parang pictures ng mga taong nandito. Bakit? Hindi niyo po ba sila nakikita? Wala naman tao ah! Yun ang akala nyo. Andyan sila lahat, nakapaligid sa'yo. Inuloko nyo ba ako? Wala tao ah! Hoy! Professional ako ah! Alam kong ganito ang trabaho! Pasok kayo! Salam kayo! Masok! Masok! Ramir, ba't mo ba ginagawa sa amin to? Pakailan meron kayong masyado! Dinala ko kayo rito para ipagyabang sa inyo ang naipundar ko. Tapos ipakukulong mo ako? Bakit ka naman ipakukulong? May kasalanan ka bang ginawa? Huwag na kayong magkunwari! Nakita na yung mga litrato, hindi ba? Di ba? Ano bang ibig sabihin nun? Huwag niyo na akong ululin! Sayang, magpapasko pa naman. Hindi ko kalayang ito na ang huling Paskong sama-sama tayo dahil ang susunod nyo sa impyerno na! Ramil, alam ko hindi ka mamamatay tao. Kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon, dala lang yan ang pagkakataon. Maaari ka pa magbago. Akin na. Hindi ako mamamatay tao. Walang ka mga kamag-anak! Walang konsekwensya! Kahit sino kaya kong patayin! Kahit na ikaw patol! Oh! Ah! Yeah! Ah! 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 Ano ba nangyayari sa'yo, Ramil? Sisira na ba ulo mo? Huwag niyo akong lukuhin. Alam kong alam niyo na kung anong ginawa ko sa mga taong nasa litrato! Pinatay mo? Oo. Yun ang trabaho ko. Hitman ako. Binabayaran ako. Tinutumba ko. Pati yung bata! Nadamay lang. Umarang eh. Anong gagawin na natin? Ewan ko, hindi ko pa alam. Baka mamaya kung anong gawin ni Ramil kay Jack. Di kaya setup to? Baka naman gaganti si Ramil kay Jack. Di ba galit yung dalawa? Ate Runa, yung mga momo nakatingin sa atin, no? Tumakbo na tayo! Ano ka ba? Eh, para tayong tatakbo yung nakatali yung mga paa natin. Tulungan mo naman kami, oh. Baka walan mo kami. Wala naman kaming mga kasalanan eh. Tsaka di ba masama pumatay ng tao? At pag hindi mo kami pinakawalan, papatayin ni Tito Ramil si Tito Jack. Tulungan kita. Pabayaan mo lang kami makalabas dito. Ano ako, tanga? Pagkatapos makukulong mo ako? Kailangan mo managot sa batas. Pero huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan. Huwag mo akong ululin. Kilala kita. Ha? Kapag umaangat ako, hinihila niyo akong pababa. Ha? Nagbibenta ka ng droge! Pusher ka! Kapag humihingi ako ng pera sa inyo, konting tulong lang sa sarili ko, hindi niyo ako binibigyan! Ginagamit mo lang sama-sama ang pera! Ang sabihin niyo, ayaw niyo akong umasenso. Ngayong umaasenso na ako, hahatakin niyo naman akong pababa! Mali ang ginagawa mo! Kapag dating sa pera, walang tama, walang mali. Tingnan mo ang sarili mo ngayon!
Hanggang ngayon, polis ka pa rin. Nakatira sa bahay ng daga. Walang pera ang bulsa. Ramil, ang pinag-uusapan dito, prinsipyo. Kung may kasalanan ako sa'yo, patawarin mo ako. Patawarin mo na kami ni Mama. Hindi ka kasi nakikipag-usap sa amin ng maayos eh. Kung sana sinasabi mo sa amin ang mga problema mo, noon pa, tinulungan ka na namin. Ramil, kapatid mo ako. Magkadugo tayo. Mahal ka ni Mama. Mahal kita, mahal ka namin. Hindi niyo naman kasi ako mahal eh. Wala nang masama kundi ako. Kayo na lang lagi ang mabuti. Ako ay inutil. Walang silbi. Sausawa na ako ikinaiya ng pamilyang to. Pagod na ako kakagawa ng paraan para maipagmalaki niyo ako. Ramil. Ramil, kung gusto mong ipagmalaki ka namin, talaga, sumuko ka na. Ano ako, ulol? Hindi ako susuko! Magkakamatayan muna tayo! Kasalanan mo sa mga kaluluwa rito. Anong kaluluwa ang pinagsasabi mo? Walang kaluluwa dito! Anong tawag mo sa mga nakatayo sa likod mo? Nasa likod mo silang lahat. Huwag! Huwag niyo lumapit! Huwag niyo akong patayin! Handa akong panikita na lang mga ginawa ko sa inyo! Huwag! Ayaw ko mamamatay! Huwag! Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako sa pag-ilawa ko sa inyo! Huwag! Ayaw ko mamamatay! Sabihin mo sa mga kaibigan mo, huwag na silang mag-aksaya ng panahon. Dahil ngayon lang silang makakuha ng pagkakataong gumanti. Wala nang makakapigil. Kasala ka. Kailangan panagutan mo sa batas. Ano ba naman to? Naghanap nga tayo ng magandang lugar para magpasko. Nauwi pa rin tayo sa gulo. Yan. Hanap kasi tayo ng hanap ng problema. Ngayon, sila na'y lumalapit sa atin. Bakit ba biglang nakita ni Tito Ramil? Nung una naman, di ba, hindi? Di ba matagal na sinasabi sa atin ni Jack na
matagal-tagal na rin yung panahon na si Ramil, wala na siyang konsensya, wala na siyang pakailang. Nag-uusap nga sila ni Ramil eh. Doon lumabas yung pagkatao niya. Doon niya nakita lahat ng mga pinatay na. At yun lang yung pagkakataon na hinihintay nila para makagante. Buti na lang naawa sila kay Ramil. Hindi siya pinatay. Hindi katulad niya. Pinatay sila ng walang awa. Kawawa naman, no? Sana matulungan natin siya. Alam niyo, maswerte pa rin tayo. Maswerte pa rin kayo. Kasi kahit na hindi naman tayo ganong kayaman, masaya pa rin tayong lahat. Tsaka meron tayong katahimikan sa mga puso nating lahat. Wala tayong gulo, wala tayong kahit anong problema. Yun na, uwi na tayo.